Grabe nga mga idol ang naging dahilan kung bakit hindi napunta si Kyrie Irving sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin yan ipaliwanag sa inyo mga idol ay eto muna nga ang good news sa team ng Golden State Warriors. Matapos nga na ibalita na ang kanilang superstar franchise player na si Steph Curry ay mawawala ng ilang linggo ay tumungo nga ang atensyon ng mga Warriors fans sa kanilang young upcoming superstar na si Jordan Poole. Well, alam nyo ba na tuwing si Stephen Curry ay hindi nakakalaro at 15 games yon this season, si Jordan Poole ay talaga namang nagte-take over mode na galimaw. Nag-average nga siya kapag wala si Steph ng 27.7 points per game, 4.2 assists and 4.9 turnovers. Pero ang Warriors ay 14-16 kapag nag-i-start si Jordan Poole at 13-10 nga siya tuwing nagiging off the bench. So tumataas nga mga idol ang produksyon neto ni JP, nag-i-step up nga siya kapag kailangan ng team ng Golden State Warriors. And for sure we can expect again for Jordan Poole na mag-step up nga ngayong halos 3 weeks na mawawala itong si Curry. Pero ang malaking tanong nga dyan mga idol ay magresulta ba naman ito sa panalo? Kahit nag-i-step up si Jordan Poole, grabbing statistics ang kanyang tinatala. Pero talo naman ay for sure hindi yon maganda. Mas pipiliin na ng mga Warriors fans na hindi man tumaas ang produksyon ni Jordan Poole ay makatulong nga siya na ang team ng Golden State ay manalo. So let's see mga idol, ano ang gagawin ni Jordan Poole sa challenge na ito? Mag-i-step up nga ba siya at tutulungan niya ang team ng Golden State Warriors ngayong wala ang kanilang superstar? Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang grabing dahilan ng team ng Brooklyn Nets kung bakit nga hindi napunta si Kyrie Irving sa team ng Lakers. Well, nilinaw nga na sa atin na si Kyrie Irving pala ang kanyang preferred destination. Ang gusto niyang puntahan ay si LeBron James. Gusto niyang pumunta sa team ng Lakers. Gusto niyang mag-reunite kasama si LeBron. Pero nga mga idol, ayon sa pagbalita sa atin ng ESPN reporter na si March 9, ang objective nga daw ang layunin ang kagustuhan na itong owner ng Brooklyn Nets na si Joey Chai ay hindi nga isend si Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers na kanya ngang preferred destination. So in short mga idol, kahit anong gawin ng team ng Los Angeles Lakers, kahit anong kanilang i-offer, ay hindi nga mapupunta sa kanila si Kyrie Irving dahil ang owner ng team ng Brooklyn ay ayaw nga siyang dalhin doon. Tapos balita pa sa atin ni Chris Haynes, update sa atin na si Rob Pelinka in-offer ang dalawang first round pick ng Lakers, 2027 and 2029, pero nag-decline pa rin ang team ng Brooklyn dahil nga ayaw nilang ibigay sa Lakers itong si Kyrie Irving. Maaring ang dahilan ni Joey Chai ay galit siya kay Kyrie at ayaw niyang dalhin siya dun sa preferred destination niya o ayaw niyang ang tulungan ang Lakers si LeBron James na manalo muli ng championship. So mga idol, sa una pa lang pala ay wala nang pag-asa ang team ng Los Angeles Lakers. Yes, they have the assets, they can make this deal done kagaya ng sinabi ni Woj. Pero at the end of the day, ayaw nga ng Brooklyn Nets owner na dalhin si Kyrie Irving sa Lakers. So mga idol, una pa lang ay zero chance na ang Lakers, binaasa lang talaga ang mga Lakers fans. Anong masasabi nyo dito mga idol sa napakalaking revelasyon ngang ito? At tama rin pala si LeBron James na maybe it's me. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.